pinaninindigan ni Presidente Duterte na pinakitaan siya ng ebidensya na nasa listahan ng gumagamit at pinagbabawal na gamot ang ating Presidente Marcos. Yun lang po. Hindi dapat paratang ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusasyon sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, bagamat hindi sapat na katibayan ang sinasabing pagkakasama ni PBBM sa drug watch list noon, mas mabuti kung direkta na lang nitong itinanggi ang binitiwang pahayag ni Digong sa halip na ihayag na posibleng epekto ng iniinom nitong pain reliever ang kanyang mga nasabi sa rally sa Davao City noong Linggo. Ang tanong, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na droga na pulburon? Hindi po pwedeng ang sagot, gumagamit ng fentanyl ang presidente. Una-una, hindi naman po tinanggi yan ni presidente. Inamin talaga niya yan. Mahal po natin ang Presidente Marcos. Pero pag meron po pagkakataon na kinakailangan magbigay ng impormasyon, dapat sagutin ng matino. Binigyang din ng dating opisyal na may prescription ang doktor na gumamit si dating Pangulong Duterte ng fentanyl bilang painkiller. Sa huli, sinabi ni Roque na ang fentanyl, bagamat addictive, ay hindi nakakasira ng pag-iisip na makakaapekto sa decision-making ng isang tao. Sa isang text message naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa UNTV, sinabi nito na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl ang dating Pangulo. Ayon pa kay Panelo, gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City, at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang naranasang pananakit. Dagdag pa nito, ang sobrang paggamit ng fentanyl ay maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay, pero hindi anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Samantala, ayaw nang makialam ni Senator Aimee Marcos sa palitan ng akusasyon ni na PBBM at nakatatandang Duterte. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Nakakaloka, yun lang ang Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.